Hi Dale, welcome back again to my channel. It's me again, Tala. So for today's video, nasa part 3 na tayo ng ating full coverage makeup look. So yan, sa ating part 3. Tapos na tayo sa part 1, part 2. So kung hindi nyo pa napapanood, balikan nyo po muna para matapos nyo ang ating makeup. So ito po yung part 3. So sa part 3, ang gagawin natin ay eyeshadow. So sa eyeshadow naman po, kahit anong color meron kayo, kung hindi tayo marunong pa sa mga masyado pang makulay or bright colors, start muna tayo sa mga earth tone. Yun yung mga brown, mga peach, mga hindi masyadong mahirap i-blend. So yan, dun muna tayo mag-start. So ang gagawin natin ngayon ay eyeshadow. So sa pag-eyeshadow naman, ituturo ko po sa inyo yung madaling pag-apply ng eyeshadow na parang ganyan. Yung parang hindi mo kailangan mag-blend ng or ilang patong para magmukhang maging maayos or maging formal naman yung ating eyeshadow. So, tuturo ko sa inyo kung paano yung madali. Yan. So, sa pag-eyeshadow, ang ginagawa ko, pag full coverage, kailangan meron tayong base. So, ang gagamitin kong base ay itong concealer para mag-stick or para mag-dumikit yung eyeshadow sa ating mata at saka mas mag-puff yung kulay niya. So, lalagay lang tayo ng konti. Konti lang. Yeah. And then, pwede natin siyang i-blend ng kamay or ng sponge din. Kung mayroon. Pero mas gusto ko yung kamay kasi mas madali siya. Yeah. Para mas maganda yung lapat ng eyeshadow sa ating lids. Kaya tayo naglalagay ng concealer or ng base. Tap-tap lang. Okay. So, kapag nalagay na natin ang ating base, kailangan natin siyang iset. So, sa pagsiset, kailangan lang natin ang lightest shade ng ating shadow. So, gamitin ko itong shade na to, or itong shade na to, para sa pagsiset ng ating ng ating concealer, para hindi na siya gumalaw. Kasi kapag hindi natin siya sinet, ay magkikris siya. Tutunaw siya. So, para hindi na siya gumala. So, sa pagsiset, tap-tap muna tayo para hindi siya. Yan. And then, tapos, saka natin siya i-brush. Kung wala kayong light na eyeshadow, pwede din yung powder, pwede din yung... Then, yung kabila naman. So, yan o. Oh. Kung napansin niyo po, nagdumilat ako, meron agad na muo. So, kailangan, bago natin lagyan ay, tap muna ulit natin siya, para mawala yung namuo. Kasi pag nilagyan na agad natin siya, tapos meron pang muo, nandun na siya, nakastock na siya na ganun. So, ang hirap na niya, i-blend. Tap muna natin yung eyeshadow, then, tsaka natin siya i-brush. So, yan. Tapos sa tayong mag, na-bake na natin ang ating, or na-set na natin ang ating base ng ating eyeshadow. And then next naman ay ang ating eyeshadow. So, sa technique na to, isang eyeshadow lang ang gagamitin ko. So, kung napapansin nyo dun sa mga nagiging routine ko sa aking eyeshadow, or sa mga mapapanood nyo ng mga video ng kung paano mag-eyeshadow, iba-iba yung technique nila, diba? So, iba-iba din yung paraan kung paano mag-eyeshadow. Ganyan, merong tatlong patong, merong... May transition shade, may darker, and then may shimmer, ganyan. So, sa look na to, ituturo ko sa inyo kung paano yung madali. So, yung hindi mo kailangan ng, kasi iba, ang dami namang ginagawa, ang dami namang kailangan gawin para magawa yung ganun. So, may natutunan kasi ako. Actually, ngayon ko lang ito natutunan habang nagme-makeup ako. Na pwede pala yung ganun. So, mabilis. So, gagamitin kong shade ngayon ay itong shade na to, itong brown, para earth tone lang tayo. So, ang ginawa ko, itong brush ko na to ay medyo basa. Medyo basa siya. Kunti lang, as in, binasa ko lang siya ng konti para lang kumapit yung eyeshadow. Kasi itong eyeshadow na to ay hindi siya ganun ka pigmented. So, kailangan mo ng maraming beses mo maglagay para kailangan maraming beses kang kumuha sa kanya para kumulay siya. So, ginawa ko, binasa ko yung aking brush ng konti para mas madali siyang kumulay. So, kung meron kayong
eyeshadow na ganun, yung parang matigas na yung klase ng ano niya, yung mahirap siyang hindi siya pigmented. So, pwede niyong gawin yun. Mas lalabas yung kulay niya kapag basa siya. So, yan. Ito yung brush na gagamitin ko. So, yan. And then, yun. Kukuha ko dito ng shade. Yan. So, tayo. Kung nakakuha na, half. And then, so, pag-eyeshadow na to, kasi, ang ginagawa ko dati, diba dito? Yan. Dito muna sa part na to. Transition shade sa part na to. And then, darker shade. And then, a blend. And then, cut crease. So, ganun yung mga ginagawa ko. So, ngayon, sa pag-eyeshadow na to, parang kusa niyo kung paano yung mas madali. So, yan. Kutay ng eyeshadow. Then, tap yung sobra. And then, start tayo dito sa outer part. Dito. Sa ating lid. Yan. Papasok dapat. Papasok. So, habang binabrush natin yan, tataas natin ng konti yung brush doon sa may, dito, sa may bandang crease natin dito. Yan. Upper crease. Then, balik ulit tayo. Papasok. Then, blend. Yan. Ulit tayo ng product. Ha? Then, dun ulit. Laging dun tayo sa part na yun babalik. Then, concentrate muna tayo dun. Kapag ka, yung ramdam mo na wala na masyadong product dun sa may brush, brush natin siya papasok. Dito. And then, medyo itaas natin siya sa may crease. Yan. Kapag wala na yung parang tira-tira na lang siya sa brush. So, yan. See? So, parang meron na din siyang transition shade. Diba? Kasi katalasan yan, kapag ka nag-eyeshadow ako talaga, itong part muna nataas na itong inuuna ko din dito, tsaka dito sa loob. So, yan. Pwede natin itong gawin. Mas madali siya. Hindi na natin kailangan ng komplikadong technique para mag-eyeshadow. So, yan. So, yan. So, meron na siya, diba? So, hindi siya ganun ka-dark kasi nga, sobrang hindi ito pigmented. Kahit pa binasa ako na siya. So, yan. Ito na yung ating eyeshadow. So, para mas magmukhang, parang mag-lift yung ating mata, gusto ko yung dinadagdagan ng konting dark dito sa side na to. So, hanap tayo ng medyo dark brown or pwede din naman black eyeshadow. Pero kung medyo mahirap kasi i-blend yung black eyeshadow, so, hanap na lang tayo ng darker brown dito sa shade na to. So, gamitin ko tong ito yung pang kilay. So, ito yung gagamitin kong pang dito sa part na to. So, same brush yung gagamitin ko. So, dahil dyan, tapusin ko muna itong side na to bago ko maglalagay ng darker shade dun sa pinakadulo para mas na-intensify yung ating eyeshadow. So, same step, kuha lang tayo ng shadow, eyeshadow, then top. Lagi natin itatap yung sobra kasi para hindi siya mag-create ng harsh line. Then, sa outer part tayo mag-start, papasok. Ayan. Then, dali natin sa taas, unti-unti. So, yan. So, after nyan, gamitin ko na itong mas dark brown. Same brush, gamitin ko. Kukonsentrate natin yung dark brown sa may outer V dito sa part of ko. Yan. Para mas ma-intensify yung ating mata. Meron ba? Kunti-kunti lang para hindi masyadong mahirap i-blend. So, diba? Mas nabuhay yung ating mata. Yan. Pwede din gumamit ng black eyeshadow pero konti-konti lang. Dito sa part na yun. Dito na sa part na yun. Para mas, kung gusto mo mas medyo smoky eye yung dating. Kailangan natin i-blend kasi pag hindi natin blend, mamumuo-muo siya.
So, yan. And then, ginagawa ko, nag-add ako dito sa may baba. Sa eyeshadow. So, dito sa lower lash line. So, gagawin ko muna ay, tanggalin muna natin yung binake natin kanina. So, yan. After nyan, same brush yung kanina. So, kuha lang ako nung shade na ginamit ko itong una. And then, tap. Sa tap, dito naman tayo sa may lower lash line. Dito sa may part natin yan. See? So, yan. Then, sa kabila din. Kung may mas manipis kayong brush, mas maganda din. Lalo na kung hindi pa kayo sanay maglagay sa part na to. Kasi minsan, napapasobra yung lagay. Napupuno yung... At parang lumalabas lalo yung eye bag natin. So, kailangan kasi mas malapit sa lash line, mas maganda. Para malinis tingnan. And then, kuha ako nung dark brown. Then, blend lang natin doon sa may lower lashes. So, yan. Ito na ang ating eyeshadow. So, yan. Dahil ang tagal ng ating tinahak dito sa part na to. So, next part na ulit yung ating eyeliner, mascara. Then, ituturo ko din sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinakabit yung aking falsies or yung lashes. So, ayan. Putulin ko na muna dito kasi inabot na ako ng 20 minutes. So, ang haba na naman ng video na ito. So, ayan. So, abangan nyo yung susunod na part. So, thank you for watching. Bye, darling!